Hello guys, ito yung continuation ko doon sa unang video ko. Magtatanggal ako ng evaporator, magpapalit ako ng bagong evaporator. Pero bago ko baklasin yung lumang evaporator, gusto ko munang makonfirm kung talagang may leak ba yung lumang evaporator. So ang ginawa ko guys, kasi wala akong fittings na pwedeng pang na gagamitin ko dito sa pagtesting ng evaporator para hindi ako magbaklas ng hindi, para sigurado bago ako magbaklas. So ang ginawa ko guys, yung bagong evaporator ay kinabit ko muna dito nasa labas. Ngayon saka ko nilagyan ng pressure. So ito na guys, makita nyo nakakabit yung bago, ito. Nilagay ko lang muna dito sa labas para sinigurado ko lang kung talaga ba yung pressure ay bababa o hindi. Kung talaga ba may leak yung dating evaporator yung nasa loob. So yung luma hindi ko pa tinanggal, nasa loob pa. So ngayon titingnan ko doon sa gauge, manifold doon sa taas. At alamin ko kung bumaba ba yung pressure o hindi. Kinargahan ko siya kanina ng 40 PSI. So in-standby ko na mga nasa isang oras na simula ngayon. Simula kanina nung paglagay ko. So titingnan ko ngayon guys sa taas kung talaga bang walang leak o mayroon siyang leak. So ayan guys, ito yung bagong evaporator ha. At yun yung sa taas yung connection niya, tinanggal ko muna. So ito guys, ito yung expansion valve, ito. Ito yung evaporator niya sa loob. Hindi ko pa tinanggal. So akit ako ngayon doon sa taas, alamin ko kung mayroong leak ba talaga, kung bumaba ang pressure o hindi. So ito siya guys. So bagong kabit din yung compressor nito. Kinabitan ko lang bago kahapon, hindi ko pa naibalik yung mga cover. So ito guys ha. Confirm 100%. Hindi bumaba yung ating gauge. Nasa 40 PSI pa rin siya. So 100% sira yung evaporator na yun. So kailangan tanggalin ko na yung nasa loob. So ito guys, dito ako sa taas, grabe init. So malikot itong video ko dahil hawak-hawak ko lang, ako lang mag-isa. Kaya pasensya na kayo guys kung ganito ang video ko. So ayan. Ha? Ayan yung cover, hindi ko pa naibalik. At ayan naman yung bagong compressor na kinabit ko. Ayan. So guys, magtatanggal ako ngayon ng evaporator dito sa loob ng bako. So hindi ko na maipakita sa inyo guys kung paano pagbaklas dito sa mga cover ng evaporator dito sa loob ng bako. Kasi mag-isa lang ako, walang maghawak sa video, sa camera ko. Kasi ano pa dito, ayan. Itong nakita nyo puti, ano yan guys, yung sa camera. Ito yung module ng camera. Ayan. So itong kabuuan nito, baklasin ko to. Ilalabas ko, nasa loob yung evaporator. So medyo mahirap siya tanggalin, pero madali lang, basta alam mo na ang trabaho.
Ayan, bali 7 tornilyo yan, number 17 ang tatanggalin natin dun sa mounting niya. Tapos ilalabas natin itong buo bago makita yung evaporator. So guys, hanggang dito na lang muna to. Basta panoorin nyo lang itong video ko na ito kung gusto nyo matuto paano pagbaklas, paano paggawa ng aircon. Kasi medyo pagka hindi ka sanay dito magbaklas, siyempre sa una talaga nandoon na yung medyo tensionado ka kasi hindi mo pa alam, pero pag masubukan mo na, madali na lang sa susunod. So hanggang dito na lang guys, at magbaklas na ako. May continuation lang ito, by part 1, part 2 hanggang part 3 siguro, dahil mamaya pag nagbaklas ako ng evaporator, pag nagpalit ako ng bago, ito rin guys ang ipapalit ko ito. So papakita ko na ito mamaya pagka magpalit na ako ng evaporator. So bye bye guys, hanggang dito na lang.